guys, welcome na naman po sa ating vlog. Ako po si Chef Arlo. Magluluto po tayo ngayon ng tempura. Tara, magluto na tayo, nagugutom na ako. Ganun lagi, lagi lang nga. So ayun, sa paggawa ng tempura, syempre kailangan natin ng hipon. Hugasan muna natin. Una, syempre tatanggalin natin yung ulo. Yung iba pang mga dumi niya. Tatanggalin din natin itong shell. Ingatan lang natin na wag madudurog o masisira yung laman. Huwag nating tatanggalin ng buo. Siyempre mag-iwan tayo ng pinaka buntot niya. Para kasama sa presentation. Yan. Tapos, kailangan bubuksan natin yung dito niya banda. Kasi kukunin natin yung itim niya. Parang dumi. Dahan-dahan lang. Ayan. Ubutin nyo lang yan. Ayan, tanggal na. Tapos, sa pag-i-straight ng hipon, kailangan i-aalon nyo siya. Hiwain nyo siya. Ng slant. Para hindi siya magkurbada mamaya pagka niluto natin. Para straight lang siya, maganda tignan. Ayan. Then repeat lang natin sa iba. Yun, after natin na malinisan yung hipon natin, ang gagawin naman natin is yung tempura batter. Ang mga kailangan lang natin dun, all-purpose flour, 1 cup, syempre sisip natin para walang buo. At baking powder. So, bakit nga ba may baking powder? Nakakapagdagdag po kasi siya ng nakakapagdagdag po kasi siya ng crispy pagdating sa mga piniprito nating mga pagkain. Ang measurement naman po nito 1/2 cup. Tapos mag-add tayo ng egg yolk. So para saan nga ba yung egg yolk? Napapakulay lang po ito para magkaroon ng buhay ang tempura. Tapos maglalagay tayo ng ice cold o tubig na may yelo. Kaya kukuha lang ako. So ba't nga po ba kailangan may yelo? Para po hindi mag-absorb ng oil, masyadong oil yung tempura natin. Kasi pag nag-absorb siya ng maraming oil, hindi na siya crispy. Mag-add lang tayo ng water. Konti lang muna para hindi tayo sumobra. I-whisk lang po natin siya. Thank you.
kung sa tingin nyo, okay na yung texture niya. Ato para sa akin, okay na to. Hindi siya masyadong malabsak or hindi siya masyadong matubig. Yung sakto lang na makot ng maayos yung tempura natin. Antayin muna natin lumamig. So yun, after po natin makapaggawa ng tempura batter, pipritoy na po natin siya or deep fry natin. So magpapakulo lang muna tayo, magpapainit muna tayo ng oil. Saka natin pipritoyin or deep fry. So yun, simulan natin lutuin ng tempura. Siyempre, so, una natin, i-deep muna natin siya dito sa ginawa nating tempura batter. Tapos yan lang. Saglit lang po ay maluto. Iwasan natin mag-overcook. So kanina na-mention natin, tempura with the twist. Ito na po yung gagawin natin twist. Siyempre ito kukunin natin, kailangan natin yung prinito natin na tempura. Then gagawin po natin siyang tempura, butter garlic. So, siyempre buksan mo natin itong stove, painitin mo natin konti. Then lagay po natin itong butter. Sabay na po natin yung paglagay ng garlic. Huwag natin na yan na mag-brown yung garlic natin kasi papait. Bali, pag okay na, para sa akin okay na yung ganito, lalagyan na natin yung tempura natin. Yun lang pabilis, yung with the twist natin. Tempura, butter, garlic shrimp. Then, after po natin maluto yung tempura natin, gagawa naman po tayo ng sauce. So, paggawa po ng sauce, ito, sarili ko lang to. Pwede nyo naman gayahin, pwede nyo naman hindi gayahin. Pero, tuturo ko po kung paano po gumawa ng tempura sauce. Kailangan po natin ng calamansi. Calamansi juice. Or tsaka brown sugar. Sesame oil. Optional lang naman po ito. Tsaka itong ginagamit ko pong Likam Ki. Or kung wala naman po kayo nito, pwede rin naman po kayong gumamit ng toyo. The same lang naman po sila. Ito, tantiameter lang to eh. Ng sukat-sukat. Na lang, kumbaga. O ano po yung naanuan ng lasa nyo. Ayan. Meron na po tayong tempura sauce. Ganyan lang po siya kadali gawin. Thank you.
Salamat po sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kakalimutan mag-hit ng like, share, and subscribe. Susunod po nating pagluluto. Abangan nyo na lang po.